Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right. So, yung video na yan ay nagbigay ng confusion sa maraming Katoliko, especially sa social media. At ako nga po ay isa sa mga nagbigay ng komento tungkol. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Paathag. At hangad po natin na nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas po sa lahat ng mabibigat na uri ng karamdaman. At isa na naman pong napaka-importanting paksa ang ating ibabahagi sa inyo sa ngayong gabi. At meron po tayong kapatid na nagpadala ng kanyang katanungan at ito po ang kanyang katanungan sa gabing ito. Ano po ang dapat na gawin ng isang Katoliko kung makakabasa siya o makakarinig na mayroong mga paring Katoliko o di kaya ay mga katekista na kumukontra sa aral ng ating simbahan? Hindi po kasi maiwasan na madismaya kasi tulad natin, mga Katoliko din sila. So yan po ay ipinadala sa atin ng ating kapatid mula po sa Isla ng Carles. At nagtanong po siya kung ano po ang ating mabibigay na sagot doon sa kanyang katanungan kung saan naka-encounter siya or nakarinig or nakabasa na merong mga pari at katekista or ibang mga Katoliko na nagsasabi na yung mga bagay na itinuturo ng Church ay kakontra doon sa sinasabi or nabasa niyang mga statements or sinabi ng mga Katoliko, at ito ay nagbigay sa kanya ng confusion. So I think ang tinutukoy siguro nitong kapatid natin na pari ay walang iba kundi si Father Archie Giriba, kung saan marami po sa atin, hindi po lingid sa ating kaalaman, na meron siyang mga sinabi sa kanyang mga videos na ito ay nagbigay ng confusion at naging reason na ang ating mga kapatid sa social media ay nagbigay ng kanilang reaction. At of course, hindi na po bago sa atin na meron talagang mga kapatid na mga Katoliko na ang kanilang mga sinasabi, kanilang mga statements, ay taliwas doon sa itinuturo ng ating simbahan. Kaya napakahalaga po na tandaan po natin na meron po tayong apat na M na hindi po tayo maligaw, hindi po tayo ma-confuse, at tayo po ay manatili sa tunay or sa official na turo ng ating simbahan. Una ay manalangin po tayo, yan po ang pinakaunang M na dapat ating tandaan. Manalangin tayo na hindi tayo mailigaw, na tayo ay gabayan ng Diyos sa lahat ng ating mga desisyon, sa lahat ng ating ginagawa. At of course, kasama na dito ang regular nating pagdalo sa Santos na Misa or sa Holy Mass o sa Banal na Misa, sapagkat ang banal na misa ay isang mataas na antas ng panalangin. Pangalawa, ugaliin po nating makinig. At sa ating pakikinig ay ibig sabihin, kailangan nating mag-participate sa mga programa ng ating simbahan. Meron pong mga Katoliko na nung na-convert na sila sa ibang mga sekta o ibang pananampalataya, ang kanilang sinasabi ay hindi daw sila
naturuan o tinuruan ng mga Katoliko pa sila. Ito po ay hindi totoo dahil ang church natin ay meron pong mga programa na open po sa lahat. Kaya lang tayo po ay nagkukulang sa kapag merong mga gatherings na para sa atin. Dumadalo ang iba sa atin pero hindi naman nakikinig, hindi nagpa-participate. Mas inuuna pa yung mga selfie para ma-post sa Facebook. Sabagay, wala namang problema doon. Basta ang importante, matapos yung gathering, meron tayong matututunan. So, napaka-importante na mag-participate at makinig kung meron pong mga speakers, kahit pa para sa atin mukhang boring, no? Meron po tayong maiintindihan talaga. Kasi minsan ang problema, nakapukos yung atensyon ng iba doon sa kapag nakakatawa or medyo sa ibang ano yung hindi naman masyadong importante na part ng talk, doon sila nakapukos. At yun ang hindi nila nakakalimutan. Pero yung mga importanteng bagay na dapat nilang tandaan, nakakalimutan nila. So, kailangan talaga ng focus. So, sa ating pagkikinig, importante nakapukos tayo at doon natin masasabi na nag-participate talaga tayo. Pangatlo, ang pangatlong M ay kailangan nating magbasa. So, tayong mga Katoliko, napaka-importante na magbasa tayo ng Bible. And of course, yung sinasabi ng iba na ipinagbabawal daw sa lahat ng Katoliko na magbasa ng Biblia, yun po ay hindi totoo. Ang dinidiscourage ng ating simbahan ay ang private interpretation dahil ayaw ng simbahan na maging kagaya tayo ng mga fundamentalist, no? Maliban sa ating Bible, kailangan din nating magbasa ng Catechism of the Catholic Church. Ito po, sikapin po natin na magkaroon po tayo ng kopya nito. Bumili po tayo, meron pong mga bookstores na malapit sa atin. Kumuha po tayo ng kopya natin nito. Kasi po, kapag meron tayo nito, ay mati-check po natin kung yun bang sinasabi ng iba na turo ng ating church. Halimbawa, yung mga sinasabi ng iba na tayo daw ay sumasamba sa ribulto, turo daw yan ng simbahan natin, hindi po yan totoo. Kasi kung meron tayo nito, mababasa natin ito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, na ang turo ng ating simbahan ay hindi para i-adore ang mga sacred images, kundi ito ay i-venerate, no? Yung sabi ng iba na sinasamba natin ang mga ribulto, sinasamba natin ang mga santo, sinasamba natin si Mama Mary, wala po tayong turong ganon. Kasi sa Catechism of the Catholic Church dito po, sa paragraph 266, ang itinuturo po ng ating church ay ang nag-iisang Diyos na may tatlong persona po lamang ang ating sinasamba. Yan po ay ang Catholic faith natin. Hindi po tayo tinuturuan ng simbahan para sambahin si Mama Mary. Hindi po tayo tinuturuan ng simbahan para sambahin ang mga santo, lalong-lalo na ang mga banal na imahen. Yun pong sinasabi ng iba na sinasamba natin si Mama Mary. Hindi po yan totoo kasi ang turo po ng Catechism of the Catholic Church sa paragraph 971, yun pong dapat nating ibigay kay Mama Mary ay veneration or hyperdulia. Yun po ay iba kaysa doon sa adoration na dapat ibigay lamang natin sa nag-iisang tunay na Diyos. Meron din nagsasabi na bawal din sa mga Katoliko na magbasa ng Biblia. Hindi po yan totoo. Kasi po, ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 109, mababasa po natin dyan na inaallow po ng church ang magbasa, pero iwasan po lamang natin or dapat
na mag-guide tayo ng ating simbahan para maiwasan yung tinatawag na eisegesis or private interpretation. Kasi ang nangyayari sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang magagaling ng tinatawag na proof texting, pero kadalasan out of context at ang ginagawa instead na exegesis, ang nangyayari ay eisegesis. So kailangan po na gabayan tayo ng ating simbahan sa ating ginagawang pagbabasa or pag-aaral sa banal na kasulatan. Yung sinasabi naman ng iba na ang Catholic Church daw ay nagtuturo tungkol sa mga pamahiin, yan po ay hindi totoo, kasi kung may Catechism of the Catholic Church tayo, ma-check po natin sa paragraph 2111 na ang ating simbahan ay mahigpit na ipinagbabawal ang paniniwala or pagtuturo tungkol sa mga pamahiin. So, napaka-importante po, una, tayo ay manalangin para hindi tayo mailigaw. Pangalawa, tayo po ay makinig at ibig sabihin niyan ay mag-participate po tayo sa mga programa ng ating simbahan. Makinig po tayo sa mga Catholic speakers, no? And then kung meron pong mga kilala kayong mga Catholic apologists diyan sa Facebook or sa YouTube, mag-subscribe po tayo, i-follow po natin ito, no? At makinig po tayo ng mabuti sa kanilang mga sinasabi. Ito po ay malaking tulong sa ating paglago para malaman natin or maintindihan natin ang ating Catholic faith. At pangatlo, of course, ay magbasa ng Bible, magbasa ng Catechism of the Catholic Church, magbasa ng mga books na nire-recommend ng ating mga Catholic priest. Especially ang mga authors nito ay mga Katoliko. And then ang pang-apat po ay, ito po ay huwag nating kalimutan na magtanong sa ating simbahan. Kapag tayo po ay merong mga katanungan, meron tayong mga doubts, meron tayong mga gustong i-clarify, meron tayong hindi natin maintindihan, magtanong po tayo sa ating simbahan. Palagi pong sinasabi, magtanong sa tamang tao. So, madalas ko itong sinasabi na, halimbawa, kapag masakit ang iyong ngipin, huwag kang pupunta sa mekaniko. Pumunta ka sa dentista. So, kung ikaw ay may katanungan tungkol sa iyong pananampalatayang Katoliko, hindi mo maintindihan, halimbawa, kung may magtanong sa iyo kung bakit meron tayong mga secret images at sinasabi ng iba na ito ay kumukontra doon sa nakasulat sa Exodo, Kapitulo 20, Versikulo 4, magtanong po tayo sa ating simbahan, sa mga pari o sa mga laypersons na may capacity na magbigay ng paliwanag sa ating mga katanungan. Huwag po tayong pupunta doon sa ibang mga grupo na pwedeng magbigay sa atin ng confusion or pwede tayong mailigaw dahil maling impormasyon ang katinang ituturo sa atin. So, halimbawa, doon sa tanong ng ating kapatid, no? Isa po sa napakahalaga na dapat ating gawin ay magtanong. Halimbawa, pag may na-encounter ka po na sinasabi ng isang Katoliko diyan sa social media o sa YouTube na sa tingin mo ay taliwas sa itinuturo ng simbahan, magtanong ka po sa iyong parish priest o sa iyong mga kaibigan na mga pari o sa inyong mga kakilalang mga Catholic apologist upang sa ganun ito po ay ma-confirm kung totoo nga ba ng tinuturo ng Katolikong yan ay sumasang-ayon pa sa itinuturo ng ating simbahan. Kasi aware po ako, halimbawa, halimbawa po nito ha, totoo po talaga na mayroong mga pari na nagtuturo na taliwas sa itinuturo na official ng ating simbahan. Halimbawa po, ito po ha, sinasabi po ng ating Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2132 na hindi po itinuturo kailanman ng ating simbahan na i-adore o sambahin ang mga larawan, ribulto o mga pictures o anumang gawa ng kamay ng tao.
kailan po kailanman po ay hindi po yan ituturo ng ating simbahan. Pero merong isang pari na nagturo or ang kanyang paninindigan ay naniniwala siya na sumasamba ang mga Katoliko sa mga imahin. Ito po, panuorin po natin ang interview kay Father Archie Giriba sa 700 Club. Father, Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahang Katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na, through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful, kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Mm-hmm. Oo. Yes. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyon yun? Yun. Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong... And for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare. But deep within my spirit, I have to say what is right. And I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words, no? Kailangan straight po. At maraming matutuwa dahil it's the Word of God. It's not my word. It's not our word. So, yung video na yan ay nagbigay ng confusion sa maraming Katoliko, especially sa social media. At ako nga po ay isa sa mga nagbigay ng komento tungkol sa video na yan. Dahil hindi naman po ganyan ang official na paninindigan o turo ng ating simbahan. Taliwas po sa itinuturo ng Catechism of the Catholic Church ang paninindigan ni Father Archie Giriba na isang Roman Catholic. At isa pa, meron siyang video na sinasabi niya na hindi na importante ang Catechism. Ito po, painurin po natin ulit si Father Archie Giriba sa kanyang sinabi tungkol sa isang bagay na sumasalungat sa paniniwala ng ating simbahan. That thou mayest prosper and have good success. Hindi ba, Father Archie, Katoliko, na dapat ang itinuturo mo ay katesismo? Bakit dinidiktahan mo ko kung ano dapat i-preach ko? Ikaw magaling sa katesismo, ikaw magturo. Magkakatesis ka pa. Pareho ang sound katesismo, nag-tuberculosis ka pa. Katesis. Sinagot ko minsan yung nagtanong sa akin, sabi ko, mas mabuti pa kasi ang catechism, question and answer. Mas mabuti tumuto ka na dito. Marami itong questions and answers. Wala ka nang panahon sa Word of God eh. Tututukan mo pa yung hindi naman importante sa buhay mo. Eh hindi yun ang turo! Yun ang turo through the centuries. And so, what? Sumagot ka, kapatid. So, what? Biro mo, kung hindi ka naturoan itong pandemya na ito, aywan ko na. So, kung hindi tayo magtatanong, hindi tayo magsusuri, marami po sa atin ang maniniwala doon sa sinabi ni Father Archie Giriba, kung saan hindi na importante ang catechism para sa kanya, kundi ang importante na lang ay ang Biblia. Yun po ay hindi turo ng ating simbahan, kaya nga po tayo ay hindi Bible alone or Scripture alone. Napaka-importante po na mag-guide tayo ng Catechism of the Catholic Church, hindi lamang sa mga importanteng doktrina ng ating simbahan, kundi kung paano natin basahin ang banal na kasulatan. Kasi po marami sa panahon ngayon na, limbawa, hindi na daw po importante na pag-aralan ang original languages ng Biblia, yung Hebrew, Greek at Aramaic, dahil sa ang Biblia ay naisalin na sa mga lingwaheng ating maiintindihan, kagaya ng English, Tagalog, Cebuano or Bisaya at Hiligaynon. Meron nga po akong na-encounter na sa aming dialogue, ayaw niyang pumayag na gumamit kami ng Hebrew at saka ng Greek dahil daw ang gusto niya ay King James Version ng daw. Dahil ito daw ay nakabatay sa original manuscripts. So doon pa lang nagtaka na ako kasi wala po tayong
umiiral na na original manuscripts dahil meron nga tayong textual criticism at isa sa mga reasons kung bakit meron tayong textual criticism dahil sa wala na tayong umiiral na autographs or original manuscripts. Ayan. So, napaka-importante na magtanong tayo sa ating simbahan kasi marami po tayong biblical scholars na dalubhasa sa tinatawag na biblical languages at hindi po madali yung pag-aaral ng scripture dahil sa ang Biblia natin ay nababasa natin ngayon at naiintindihan sa mga lingwaheng Tagalog, English, Bisaya, Hiligaynon or iba pang mga lingwahe na maiintindihan natin bilang mga Filipino. Kaya napaka-importante na magtanong tayo sa ating simbahan po. Ngayon, sigurado ako na si Father Archie Giriba ang isa sa mga napanood ng ating kapatid na nagtanong. At kahit ako po ay marami po akong na-encounter na mga Katoliko. Halimbawa, yung author po ng The Book of Truth. No? Ito po ah, pakita po natin sa screen yung The Book of Truth. So siguro familiar kayo sa aklat na yan. At meron pong mga bookstores. I don't know kung hanggang ngayon ay available pa yan sa ibang mga bookstores. So kung minsan, kung hindi natin alam, eh bibili po tayo ng aklat na yan dahil yung title ay napakaganda, attractive po, no? At ang author ay isang Katoliko din. Pero, ito po ah, yung CBCP po or Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagpalabas po ng warning para sa ating lahat na tayo po ay mag-ingat sa author ng The Book of Truth na si Maria Divine Mercy. Ito po ah, pakita po natin sa screen yung warning po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ayan po oh. CBCP warns against Maria Divine Mercy. Yun pong author ng ipinakita nating aklat. Ayan. Maliban dyan, meron din po akong mga na-encounter na mga Katoliko. Halimbawa, meron po akong kilalang Catholic defender pero pumanaw na ang kanyang turo tungkol kay Panginoong Hesus at sa God the Father ayon sa kanya yung John chapter 10 verse 30 yun daw ay nagpapatunay na yung ama at saka yung anak hindi distinct para sa kanya yung ama siya rin yung anak. So, kung titingnan po natin doon sa Greek grammar, yung ginamit po doon na, kasi ang nakalagay is, ego kai ho pater hen es men. Yung ginamit ay hen, yon ay katumbas ng salitang one or iisa, pero kung titingnan po natin, nasa neuter po siya. So, ang maraming scholars po ang naninindigan na dahil hindi ginamit yung masculine heis, ibig sabihin, yung kahulugan sa Greek text ay distinct ang father kaysa sa son. So kaya tama ang paniniwalaan nating mga Katoliko at ibang mga kapatid nating mga Kristiyano na yung father at saka yung son ay distinct. Hindi po tama yung paniniwala ng iba na yung ama ay siya rin yung anak. So merong isang Catholic defender na kilala ko noon na pumanaw na yan ang kanyang paninindigan. At hindi po yan ang official na turo ng ating simbahan. Meron ding mga Katoliko na naniniwala na ang ecumenism at saka ang apologetics ay magkakontra. Hindi po totoo yan. Kasi po, yung apologetics from the Greek word apologia means to answer back, to defend. At isa po sa pakinabang or malaking pakinabang ng apologetics sa atin ay inaanyayahan po tayong alamin ang ating pananampalataya. Bigyan ng paliwanag yung mga
naghahanap ng paliwanag or para maintindihan ang kanilang pananampalataya. At yun ay nakabatay sa 1 Pedro 3:15. Sabi pa nga ng ating kardinal, mahal ating kardinal, si Kardinal Jose Advencula, dati pong Archbishop ng Archdiocese of Capiz, noong naririto po siya, nag-usap po kaming dalawa. Sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng mag-participate sa ecumenism kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya. So, yung akala ng iba, dahil ma-ecumenism, ay hindi mo na kailangan pag-aralan ang iyong pananampalataya bilang Katoliko. Mali po yan. Hindi po natin pwedeng gamiting excuse ang ecumenism para po tayo ay maging tamad sa ating pananampalataya or pag-aralan ang ating pananampalataya. Sa ecumenism po, hindi po tama yung paniniwala ng iba na dadalo ka ng Bible studies ng ibang sekta. Kahit ano po ang ituro doon ay agree ka dahil daw sa tinatawag na ecumenism. So dapat ipakita mo ang humility. Mali po yan. That is false ecumenism. Sa ecumenism po, again, hindi ka pwedeng mag-participate kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya bilang isang Katoliko. Dito po sa province of Capiz, kamakailan ay may nangyaring ecumenical, nakailang ecumenical meeting kami dito. I think mga 7 times na kami, no? At maybe ngayon na kikinig ang ating mga kaibigang pastor. At isa po dyan ay aking close friend na si Pastor Dave Medina. At alam po niya yan na kapag kami ay nasa meeting, hindi po namin pinag-uusapan yung mga bagay na pwede kami mag-argue. Doon kami sa mga paksa kung saan ay nagkakaisa kami. So, halimbawa, sa meeting namin, nariyan yung mga pastor ng Baptist, mayroong pastor ng Born Again. Minsan, nandyan din yung mga kapatid natin sa Church of Christ of the Latter-day Saints, o mas kilala sa tinatawag na Mormons. So, yung paksang pinag-uusapan namin, hindi kami nag-uusap doon sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng argumento or debate or hindi pagkakasundo. So, yan po ang nangyayari sa ecumenism. Hindi po totoo yung ginagawa ng iba na hindi po matatawag na ecumenism yun, yung dadalo ka sa Bible study ng iba, makikinig ka, tapos aatakihin yung Catholic faith o yung mga pinaniniwalaan natin bilang mga Katoliko. Yan po ay false ecumenism at hindi po maganda na dadalo tayo sa mga Bible studies ng ibang sekta o ibang religion na hindi po natin alam ang ating pananampalatayang Katoliko. Kagaya ng sinasabi ulit ni Cardinal Advincula, hindi ka pwedeng mag-participate sa ecumenism kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya bilang isang Katoliko. So, mali po, mayroong mga Katoliko na ang paniniwala nila na ang ecumenism at ang apologetics ay kumukontra. Hindi po totoo yan. Hindi po yan ang view ng ating simbahan. Meron ding mga Katoliko na ang kanilang paninindigan ay okay lang daw na dumalo sa mga Bible study ng ibang grupo na hindi mga Katoliko kasi daw ang itinuturo naman ay tungkol kay Jesus at gumagamit din naman ng Biblia. Ngayon po, delikado po ang ganyang paniniwala dahil totoo nga na sa ibang grupo, nagtuturo din naman sila tungkol sa Panginoong Jesus. Pero ang tanong, anong klaseng Jesus ang itinuturo? Kasi po, kung yan ang ating pangangatwiran na dumadalo tayo sa Bible studies ng iba, dahil itinuturo din ang tungkol sa Panginoong Jesus, alamin po natin anong turo tungkol sa Panginoong Jesus. Kasi meron pong mga grupo sa panahon natin ngayon na nagtuturo na ang Panginoong Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Meron ding nagtuturo na siya ay maliit na Diyos. Meron ding nagtuturo na si ang Panginoong Jesus at saka si San Miguel Arcangel ay isa lamang. Kamakailan, merong isang grupo na nagtuturo na ang Panginoong Jesus ay inuutos niya na sunugin ang Biblia. Kaya kailangan maging maingat tayo at mapanuri tayo. At balikan po natin ulit, tanungin po natin ating simbahan. No, bago po tayo mag-decide, bago po tayo maniwala sa mga ating mga nabasa at napakinggan,
tanungin po natin ang ating simbahan. Magtanong sa ating mga kaparian, magtanong sa mga Katoliko na kilala natin, na alam nating may capacity na mag-explain. At yung sinasabi natin na nakikinig tayo dahil Bible din ang ginagamit, napakadelikado po yan kasi po, oo, Biblia nga ang ginagamit. Pero ang tanong, tamang interpretasyon ba ang ina-apply nung ating pinapakinggan? Halimbawa po, meron po ako ipapakita sa inyo, gumagamit din ito ng Biblia, itong pastor na ito. Remember, si Yahweh ay thief. Siya ay magnanakaw. Tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, Sino yung thief? Sino yung magnanakaw? Ano yung ninakaw ni Yahweh? O tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, ang magnanakaw ay naparito. Sino yung tinutukoy ni Jesus na thief, di ba? Sino ba yung thief na mahilig mag-steal? Yung mahilig mag-kill, sino? Yung mahilig mag-destroy, sino? So, sino yung tinutukoy dyan? Tapos ang turo sa atin, si Satanas daw. O sige, kung si Satanas ang tinutukoy sa John 10:10, so si Blank ay si Satanas. Malinaw na. So, isa po yan sa mga halimbawa na napakadelikado po kung ang ating paniniwala o pangangatwiran natin ay dadalo tayo sa kahit anong Bible study na itinuturo ng ibang grupo dahil gumagamit sila ng Biblia at itinuturo din ang tungkol sa Panginoong Hesus. Ayan, napakinggan po natin sa video, tinuturo din ang tungkol sa Panginoong Hesus. Gumagamit din siya ng talata, ginamit pa nga niya ang Juan 10. Versikulo, kapitulo 10, talatang 10, no? At ayon sa kanya, si Yahweh daw ay ang magnanakaw at hindi po ang si Satanas. So, kung yung pangangatwiran natin, dahil Biblia din ang ginagamit, gumagamit din ng Biblia, yan po ay napakadelikado. Kaya, meron po tayong mga kapwa Katoliko, maging pari, kahit po katikista, meron po akong na-encounter isang katekista at siya po ay sumusuporta sa divorce. Kaya doon sa mga mahina ang pundasyon ng mga kapatid, naiintindihan ko po talaga kung maaapektuhan sila. At ito po ang gusto nating i-remind sa lahat. So, mangyayari po talaga yan na merong ganyan. No, may mga pari kayong maririnig katulad ni Father Archie Giriba na taliwas ang turo sa itinuturo ng simbahan. Meron tayong ma-encounter na mga katekista na iba ang paninindigan. Meron tayong mga Katoliko na may encounter na nagtuturo, nagpo-post sa social media na iba kaysa sa itinuturo ng ating simbahan. Kasi po, kahit noon pa man, meron na tayong mababasa sa Biblia na ganito po. Sa Gawa, Kapitulo 20, Versikulo 28 hanggang 30 po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lubo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mga nagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So maliwanag po, sinasabi dito, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong ito. So ibig sabihin, hindi imposible na maging sa isang kawan, sa isang flock, sa isang komunidad, sa isang church, meron talaga tayong mga kasamahan or mga kapwa Katoliko na iba ang kanilang paninindigan, magtuturo ng kasinungalingan, at kahit po sa ibang mga church. Kaya nga, nung sa dialogue namin ni kaibigang Attorney Terence Camua, na isang pastor ng Baptist, nagpapasalamat ako sa humility ng kanyang pinakita dahil sa para sa kanya, hindi natin
talaga sa ating official na turo, wala siyang against, dahil para sa kanya hindi naman talaga dapat sambahin ang mga imahin, at umaagree siya sa aking interpretation, especially sa Exodus chapter 20 verse 4, at kakaiba ang kanyang pananaw kaysa doon sa ibang mga pastor, na para sa kanila ang lahat ng mga imahin at lahat ng mga ribulto ay matatawag o maituturing na Diyos-Diyosan. So ngayon, tandaan po natin na mahalaga ang ating pag-aaral, ang ating pagtatanong, ang ating pagpa-participate para ating maintindihan ang ating pananampalatayang Katoliko. Maging maingat po tayo sa ating mga sasabihin, maging sa ating mga ipopost sa social media, kasi po may warning ang Bible sa atin, at ito ay mababasa natin sa Galatia Kapitulo 1 at ang talatay 8. Ganun din naman sa ating mga kapatid na lalong-lalo na doon sa mga kapatid ating mga Katoliko na iba ang kanilang paninindigan kaysa itinuturo ng ating simbahan. Ito po ang mababasa natin at ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. So hindi po ito joke, at ito po ay napakaseryoso na dapat ating seryosohin, na maging maingat po tayo sa ating mga itinuturo, sa ating pinopost, sa ating pinaniniwalaan, na ituro ito sa iba, na taliwas sa turo ng ating simbahan. Sana ito po ay nabasa din ng ating kapwa Katoliko at kabilang na dyan si Father Archie Giriba. Dalangin po natin na sana dumating ang panahon na baguhin ni Father Archie yung mga pinagsasabi niya sa social media na nagbigay ng confusion doon sa ating mga kapatid. At uulitin ko po, napakahalaga na magkaroon po tayo ng kopya ng Catechism of the Catholic Church. Basahin po natin ito upang sa ganon maintindihan po natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Ito po ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga pari, hindi lamang para sa mga seminarians, hindi lamang para sa mga madre, kundi maging sa lahat ng mga Katoliko. Napakahalaga po ng Catechism of the Catholic Church, kasi po sa panahon natin ngayon, yung mga umatake sa atin gumagamit ng iba't ibang aklat na ang may akda ay Katoliko, at minsan pag hindi po tayo marunong magsuri or mag-research, talagang makukonfuse tayo o baka mapaniwala tayo na bakit ba naman yan itinuro or isinulat ng isang Catholic author. Pero tatandaan natin, bumalik po tayo sa Catechism of the Catholic Church para i-confirm, nimbawa, pag nagturo na itinuturo ng ibang pananampalataya na itinuturo, ninuro daw ng pari na sambahin ang ribulto, kagaya nung madalas ginagamit ng iba yung sinulat ni Father Luis de Amezquita na nasa pages 79 daw or 82, na ako mismo ay inimbestigahan ko yan dahil meron siyang kopya sa online. Tiningnan ko yung pahina 79 at pahina 82, yun pong claim ng iba na doon daw ay nakasulat na tinuturuan daw tayo ni Padre Luis de Amezquita na pagluhod daw natin doon sa harapan ng cross ay magwika po tayo ng sinasamba kita. Yun po ay wala doon sa pahina 79 at pahina 82. Doon mismo sa online version ng nasabing aklat na ginagamit ng mga anti-Katoliko. Pero ganun pa man,
balik po tayo dito. Dito po natin i-check. Pag nagparatang or nag-akusa ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na tungkol sa mga aral nating ating simbahan, tungkol sa tayo daw ay sumasamba sa mga ribulto, sumasamba kay Mama Mary, sumasamba sa mga santo, balikan po natin ang Catechism of the Catholic Church. At ipahanap po natin sa kanila anong paragraph po, anong page po ng Catechism of the Catholic Church yung mga sinasabi ninyo again sa aming pananampalataya. At tayo po ay dapat na ma-inspire kasi kahit po ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, sila po ay nagbabasa ng Catechism of the Catholic Church. At isa na nga po sa nagpatunay at aking pong hinangaan ay ang aking kaibigan na si Attorney Terence Camua na isang pastor ng Baptist na siya po mismo ay nagbabasa ng Catechism of the Catholic Church. Ito po, pakinggan po natin. We may agree. We, as a Baptist, as an evangelical, I may agree with the official position of the Vatican. I may agree with what the Catechism of the Catholic Church says, with maybe, perhaps, although I don't, with the Seventh Ecumenical Council. Halata na napag-aralan talaga, hindi lamang basta binasa, kundi napag-aralan talaga ni Attorney Terence Camua ang Catechism of the Catholic Church. At hindi siya against doon mismo sa sinasabi nung nag-dialogue kami tungkol sa sacred images. Kasi nga, ang sinasabi dito sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2132, ito po ang ating mababasa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Ayan po. Maliwanag na ang tinuturo ng Catechism of the Catholic Church ay hindi para i-worship or i-adore ang mga images, kundi ito po ay veneration. So doon sa mga nakakaintindi ng basic ng English, maiintindihan natin kung anong ibig sabihin ng veneration at anong maibig sabihin ng adoration. Veneration po ang itinuturo ng ating simbahan tungkol sa mga sagradong imahin. At maging ang aklat po na ito na Big Book of Bible Difficulties na isinulat ng kilalang Protestant Biblical Scholar na si Dr. Norman Geisler ay sumasang-ayon din sa view ng ating simbahan. At dito po sa pahina 84 ay ganito ang ating mababasa. Finally, the prohibition in Exodus chapter 20 is not against religious art as such, which includes things in heaven, angels, and on earth, humans or animals. Rather, it was against using any image as an idol. Bakit ganito ang paninindigan ng isang Protestant Biblical Scholar? Taliwas doon sa paninindigan ng ibang mga Protestante na madalas inaatake ang ating simbahan. Kasi po, ang mga Protestant Biblical Scholars na ito ay nag-aral ng original text. At doon mababasa natin sa original text na ang tinutukoy doon sa Exodus chapter 20 verse 4 ay pisel. From the verb pasal, na ang ibig sabihin to you or to cut, which was done to create an idol. Ibig sabihin, ang pisil ay intention talaga na gumawa ng larawan para gawin itong diyos-diyosan, para sambahin ito. At yun ang ipinagbabawal ng Exodus chapter 20 verse 4. Kaya doon sa mga biblical commentaries na mga Protestant biblical scholars, umaagree sila sa view ng ating simbahan. So kailangan mag-aral talaga, at ito ang hinangaan ko sa ating kapatid na si Attorney Terence Camua, kasi nag-aral talaga siya at ibang-iba ang view niya kaysa doon sa mga kapwa niya Protestante na madalas umaatake sa ating pananampalatayang Katoliko tungkol sa mga imahen na ayon sa kanila ang Exodus chapter 20 verse 4 ay kumakalaban sa lahat ng larawan. Ayan. So, doon sa nagtanong, sister, uulitin ko, huwag po tayong magpapaapekto kung meron tayong mga kapwa Katoliko, maging pari man yan, or katekista man yan, or madre man yan, na mabasa mo ang kanilang mga artikulo or makapakinig ka sa kanilang mga sinabi. Katulad itong isang paring Katoliko na si Father Archie Gariba, na iba at taliwas ang kanyang itinuturo kaysa itinuturo ng ating simbahan. At huwag po natin ding kalimutan na ipanalangin natin ang mga paring ito na sana maliwanagan sila. At balikan po natin kahit sino pa yung
ano pa yung klaseng Katoliko ang ating mapakinggan, marinig, or mabasa ang kanilang sinasabi, pare man yan, madre man yan, or maging obispo man yan, balikan po natin ang official na turo ng ating simbahan para tayo po ay magabayan.